Yan. Malaki, pang-ulam. Tilapia. Malating kung anong lasa. Pati lasang putik. Hindi mo na sasaw-saw. Ayos. Hindi lasang putik. Masarap. Tama-tama lutong. Update tayo sa ating fish pond. Yan, yung ating mga isda. Nag-aabang na ng pagkain, mga gutom na. Yan, dinagdagan natin ng airstone para madami ang kanilang oxygen, ang dissolved oxygen. Yan, dalawa. Dinalawa natin. Yan, o, dalawa sila. Ilagay natin para dun sa ating air pump para tulong sa pagdagdag ng dissolved oxygen para hindi kapusin ang ating mga isda sa oxygen. Titingnan muli ang ating mga tilapia. Uhuli tayo ng ating tilapia at ating susukatin kung gaano na sila kalalaki. Ating papakainin. Takot naman yata sa sima. Dapat ay nakaangat tayo. Subukan kong lagay ng pagkain. Subukan natin lagay ng pagkain. Parang takot yata sa sima. Yan, nakita niyo ang ating pagkain. Takot sa sima. Kasi pag nagkakalabsaw sa iba, bubid lang si sima. Yan. Hindi na oras niya. Ito pa pakain ba ba? Tawagin. Ayan, lalapitan na. Ayan. Wow! Bumukbuk lang tayo, natatawag sila. Oh. Magsisikain na. Lagyan natin ng pakain. Ayan. Susuka tayo kung gano'ng nakalaki ng ating tilapia. Dapat igagalingan lang ang ating taga-sima. Hindi mo na ibabaw. Natakot sa sima eh. Nakalawit yung sima. Sinubukan namin hulihin pero mahilap. Baka ma-stress lamang. Tsaka na natin hulihin pag talagang malaki na sila. Ayan, 2 months na sila. Ito pa lang sila. 2 buwan. Ating papakainin para makita natin kung gano'n sila kalaki para makita natin malapitan. Hindi natin ang pakain. Ayan. Mga gutom na. Malakas silang kumain. Okay na. Yung maliliit din yan ay yung huli. Huling nilagay. Pero yung 2 months, malaki na sila. Yan, yung malalaki. Pero pag nahawakan, malaki na. Parang maliit lang tingnan pag nasa ilan ng tubig.
maganda ang ating resulta ng paglalagay ng air pump, dahil hindi na sila namamatay, hindi katulad nung una na may namamatay sa kanila. Ngayon ay okay na, wala nang namamatay. Siguro talagang kinukulang lang sila sa oxygen. Kaya na maglagay tayo ng air pump, ayun, okay na sila. Wala nang namamatay. Ayan, atin ang tatanggalin itong harang. Hulihin natin yung malaki. Yung malaki dito ay atin ang ulamin para matanggal na ito at lumawak na ang kanilang languyan. Yan. Malaki, pang-ulam, tilapia. Yan, atin lilinisin ang ulam. Tikman natin kung masarap. Sariwang sariwa. No, may itlog. May itlog na pala ito, kaya matapang. May itlog sa tiyan. Natin ang asin. Nakibu pa kahit inaas na, talagang sariwang sariwa. Sa ating paper ito, nung matikman natin kung anong lasa ng tilapia dito sa ating fish pond. Yan, okay. Ang titira ito. Ang ating pang-ulam. Yan.
Yo, kulay pala ay. Parang masarap na. Ayan, malapit na. Yan. Ito na. Ba, kaya pa magpakuha. Yes, titikman natin. Tikman natin kung anong lasa. I think lasang putik. Hindi mo na sasaw-saw. Ayos. Hindi lasang putik. Masarap. Tama-tama nito. Yan. Magsasama na sila nitong narito na albino tinfoil. Tsaka mayroon ditong angel fish. Saka may banak. Siguro naman yung banak ay hindi mangangain ng tilapia. Hindi ko lang subok yung buwan-buwan. Kaya tatanggalin natin yung buwan-buwan. Baka ito'y kumakain ng kapwa isda. Hindi ko rin lang sure yung albino tinfoil. Kung ito'y kumakain din ng mas maliit sa kanya. Gama-obserbahan natin yan mga kamilyin pag sasama-sama na nila. At kung may nakakaalam na kumakain ng kapwa isda itong albino tinfoil ay paki-comment sa baba para maalis natin kagad, mailagay natin sa aquarium. Baka delikado yung medyo maliit pa natin tilapia dito na huling nilagay. At yan, tinanggal yung harang yan para sila ay malawak na ang galaan. Malawak na kanalango yan. Tagal natin yung harang dito na naghahati sa kanila doon sa malalaki at maliliit. Atin ang niluto yung malaki. At atin ang gala sila sa buong pispan. Ayan. Dalawang buwan na sila. Laki na. Pansamantala ay dito muna natin ilalagay itong dalawang buwan-buwan tsaka itong albino tinfoil dito sa ating aquarium.
At may maliliit pa tayong tilapia, eh baka kainin ito pag ito'y ating inihalo. Ngayon ating obserbahan kung ito'y kakain nga ng maliliit sa kanya na isda rin. Lalagyan natin itong gapi at ating obserbahan. Pag kinain niya itong gapi, ay delikado itong isama sa tilapia na may maliliit pa. Eh at pansamantala, dito muna natin sa ating aquarium itong tatlong ito habang ating inoobserbahan. At pag sila na may hindi nangangain ng isdang maliliit sa kanila, ay ating ibabalik sa ating fish pan. Ayan, ayan. Ayan. Ito po ang update sa aking tilapia sa pangalawang buwan ng edad nila. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakisuportahan po ang aking channel. Pakisubscribe po at pakiclick na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga i-upload ko pang mga video para sa ating pagkitilapia. Marami pong salamat sa inyong panonood. God bless.